Pabalik po tayo dito. Nung nakaraan na ang bed, may pati yung bike na sa lahat ng manonood ng Blue Dot Channel, subscribe now here. Subscribe. Salamat po. Thank you sa inyo. Okay, dito naman tayo sa mga CM Recto. So, nililisan po nila at nailipit na po na nila yung mga kanilang mga gamit. Ito, araw-araw din sinasabihan itong mga taon, itong mga tindahan na sana ay umayos po sila sa lugar na ito. Yung mga carrier na yan. Okay. Ay, pati yung bike na ito. Ayan guys. Makikita nyo naman talagang matigas at talagang mga vendor natin dito sa may CM Recto. Gusto pa nila na kukuha na sila ng kanilang mga gamit. Ayan, ayaw tumayo ni ate na maibigay po yung kanyang ano. Ayan, kinuha na rin ni Sir Ega yung mga gamit na ayaw nila ilikpit. Ayan, kunin daw yung gamit na yan. Ayaw pa rin yung bitawan yung ano, itong incheck na to. Ayan, namagitan na po si Sir Ega para matapos na po yung kanilang ano. Bumitaw na rin po ang ating vendor po dito sa mga na to. Dito lang po, dito lang tayo, wala na dito ha. Wala na sobra, wala na sobra ngayon. Ayan, ayaw na lang po. Ayaw na po yung pamahayin ni Sir Ega dito. Dahil nga, araw-araw na po sila kasi nang sinasabihan. Kasi, isang linggo na po silang pinagsabihan noon at puro pagbibigay ang ginawa ng ating team. Pero ngayon, gaya nga na sinabi ko na hindi na po sila magdadalawang isip na yan ay hakutin na. Kasi akala nila na parati nila silang pagbibigyan. Kaya yun ang buong akala nila at yun ay si Madam bumalik po ulit. May pinipresentang si ate nagpipresenta na may panapan na pinapakita na kung ano-ano na siya ay ating susundan po ito yung mga ganda talagang wala na hindi na siya pinakinggan ating ating leader kaya sorry na lang po madam sa inyong katikasan
si Kuya, ano kaya oras itong gigisingin? Okay, bumalik po tayo dito sa may Elcano Corner Recto, CM Recto. Nasagawa po ang ating GPS HD1 clearing operation dito po sa may pagkalagpas lang po ng Elcano Street. Ayan, pinapapasok. Isang beses na po sila napagsabihan. Okay. Pag sa pangalawa, hindi pa sila kumikilas, ay automatic. Ay automatic, makukuha na po yan. Okay, lasing na lasing po ito sa nga ito at mahirap pong sila po ay mahirap gisingin at kukuhin na po yung kanilang paleta, yung kanilang tulugan kasi pabalik-balik lang ang ginagawa ng mga taong to eh. Ayan, nag-iwan pa sila ng kalat. Dito sila nag-iinuman. Ayan, punong-puno na po yung ating truck. Okay, sa update natin ngayon, ayaw pa rin nila nga lang. Ngayon pa lang ko gagalamin itong negosyante ang kanyang gate. Antayin lang natin kung hanggang sa ano. Pag yan nilapitan ng ating DPS, sigurado yan, kuha po yan. Manila! Dance first! Dito po tayo sa mga Bilbao Street. Palalagpat lang po natin ng Santo Cristo kasi pa-i-safe po itong lugar na to. Ayan, pati ito, kita nyo naman nasa gitna itong vendor. Sa alam niya ililikwit pagka siya ay nahahagip ng ating DPS, dapat siya sa may mabandaran po sa lugar na yan kaya siya ay nasita po ng ating DPS sa lugar na to. Tulak-tulak po ng ating DPS member itong paleta na nakumpis ka po dito sa may mga vendor. Yun na lang pare kasi doon sa sakyan. Doon papasok. Pula. Natin ngayong umaga nito si Boss General Sukat.
dito po yun sa unit, abangan po ang pagtambalan po Boss Egay at General Sukat sa mga susunod natin darating na pa-araw ay mga tambalan na yan. Nagsasagawa po rito ng clearing operation ng ang DEPWHD1 dito po sa may Morionet Street, sa may halos kanto ng R10 o Mel Mopet Boulevard. Ayan. Ako masaya na ako pagka nakasama ko si Jay. Boss, thank you. God bless. Ingat kayo. Boss. Hey, boss. Thank you. Ingat. By channel po ako. By channel. Ayan, kausap natin at tayo ay babalik dito sa pangkat ni General.